magandang tanghali, ay tanghali agad, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God's Ascended Masters, Holy Spirit, Divine, Ancestors, Spirit Guides, Angels, Archangels, Universe, and of course sa mga Elementals. Okay, so now is meron pa akong this is a personal reading, no? This is a paid personal reading, okay? So, kukunin po natin yung energy ng isang client na pinayagan naman po tayong i-upload, no? So, thank you so much po. So, ito po is, kumbaga, medyo busy daw po siya at wala pong time. That's why, ganito na lang pong ginawa namin. Pero nag-ask permission naman po muna ako kung allowed or papayag siya na i-upload ko po, no? Since di ko naman po i-mention ang name. Sa mga gusto po magpa-reading at gusto po na ganito din pong recorded, hindi ko naman po para i-mention yung mga names nyo for privacy na rin po, no? And ito pong reading na ito, bago po yun, guys, ko muna magpasalamat po sa mga lahat ng mga patuloy po na nanonood, nakikinig na aking mga subscribers at sa mga new subscribers is maraming salamat din po. And God bless us all. God bless you all. And thank you so much po. And by the way, ito pong ating channel na ito is ito po ay magsisilbing gabay po sa inyo, especially po doon sa mga nasa spiritual awakening o yung mga tipong may nararamdaman, may mga kutob, may mga nakikita, naamoy, na kinikilabutan, may mga panaginip na kakaiba, mga ganyan. Ito pong YouTube channel ito is para po sa inyo to. And lalong-lalo na po dun sa may mga bloodline or may mga lahi, nabawa mga ancestors, lolo't lola, na mga manggagamot po. No, na parang andito po yung confusion or curiosity. So, ito po is para po sa inyo to. At sa mga makaka-resonate naman po is please, paki-click po ang subscribe button, paki-like and share na rin po, and click nyo rin po yung notification bell para po update po kayo lagi sa ating reading. And sa mga makaka-resonate din po at gusto po ng private reading, ganyan, at magpagamot, magparitual, magpabaklas po ng mga spell works, mga love spell, gayuma, mga ganyan, andyan lang po sa description box ang aking contact number, no? So ang sasagot po sa inyo dyan is aking admin, no? So yun po. And ganoon din po sa mga mag-a-avail ng ano, ng mga oils, amulets, candles, yan, andyan lang po yan sa description box. So kontakin nyo lang po, then doon po kayo mag-inquire. Okay? So ano yun? Parang may nakasabit. Okay, so now is mag-pray na po tayo. Para po makahingi po tayo ng bas-bas. Okay? Panginoong Diyos Ama, Panginoong Isokristo Ama, mahal na Birhing Maria, malasanto ninyo, pakibasbasan po ninyo, napakaralakas sa kapangyarihan, bala na dugo, banalang alba nila spirito, ang mga cards na ito para po ako ay makapaghatid ng mensahe sa aking mga tagapakinig, subscribers, followers, at viewers. Pakibasbasan po ito at nang sa ganun po, maisagot ko rin po yung mga katanungan nila. Aside po doon sa talaga po nagmamay-ari ng reading na ito. At ako po nanalangin na kami po inyong patuloy na iligtas sa anong kapahamakan. Disgrasya sa kuna at anong po klase ng karamdaman at tukso. Bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Lalong-lalo na po sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay. Siyempre, dito po, sorry, matatak pa ng aking santo ninyo, hindi pala dyan, mali pala yung aking pagtabi. Dito na lang siguro sa left side ko, ang aking mga cardido. Okay, so ano kaya ang mensahe sa ating kliyente? Ano?
Naku, naku. Okay. Tingnan natin kung ano ang kanyang first card. Okay. So, kailangan ko pong ibigyan yun. Kasi doon ko po sasabihin ang kanyang name at ang kanyang birth date. Diba? So, wala kayo narinig, diba? So, now, alamin na po natin kung ano po ang mensahe o kung ano man ang first card para sa kanya. Ano kaya? Ano kaya? Okay, so merong insekto daw sa katawan mo o sa katawan nitong aking kliyente. Okay, so that's the first card. May insekto. So, ibig sabihin, may barang ito. Okay? At, meron siyang sumpa. Sa club nito, ha? May curse siya. Naku, pagka ganito po ang mga ano nyo, kailangan dito, agarang gamutan po ito. Asap po ito, asap. Pati hindi po ang galit nito. That's why. And sa bahay niya. Or sa bahay mo. Kung sino man po yung makaka-resonate. But again, this is for my client. Okay. Okay, so there's an insect. Tara lang. Para magkasya sila. Kasi kailangan ko ng 5 cards. Ayan. So, sa bahay mo or sa bahay nito kliyente ko, merong dumapo or merong pumasok na insekto sa katawan niya na syempre, hindi nga po alam. No? Siguro, itong kliyente ko na ito is may mga skin rashes. But, at doon nga nakuha sa bahay, but sabi is kumalma daw siya. Kailangan niya kumalma. Kasi everything is in control. Parang ganun, no? Okay, so what else? Okay, so ito ang may gawa. Ang mahaba ang buhok na kulot. Okay, kung hindi man kulot, ito is medyo wavy. Okay, wavy or natural. Ganun, basta hindi siya straight. It's kulot. Okay? So, yan yung meron dito sa client ko or for some of you. Okay? Kung sino man po ang nakaka-resonate at gusto po magpa-personal reading, no, to confirm kung talagang ano yung nasa katawan ninyo, kung ano man yung mga nararamdaman nyo, no, andyan na po sa description box ang aking contact details. Kuha po tayo ng iba pang information or message, no? Okay. Again, what else? Okay. So there's a promotion. Okay, so there's a promotion dito sa client ko na ito, no? Maybe ano to, masyadong dedicated sa trabaho, no? So hindi po natin alam pa, no, kung itong sumpa na ito is galing from spell magic, spell work, gayuma, mga ganun, ano. So, maybe sumpa na maybe bigaling to sa mga co-workers niya. Okay? But, andito yung ginayuma din siya. And, kasama rin yan dito sa sumpa. So, ibig sabihin, since magkabuntot po to at magkasunod, no, itong sumpa at ginayuma siya, so, isa to, no, na parang nasisense ko po dito na eto pong client ko na ito, may karelasyon to, girlfriend, mga ganyan, ka-live-in, or may asawa maybe, no, na ginayuma siya na ang sumpa is lagi silang mag-aaway or to the point na maghihiwalay po sila, pinaghihiwalay sila, mga tipong ganun. At ang may sala nga is yung mahaba ang buhok na julot. At the same time, it's pango na kayo banggi. Okay? So, yun yung description ano, nung babae na gumawa ng gayuma. Na pango at kayo banggi. Okay? Okay. So, hindi ka na masaya sa kanya. Pumalma ka. So, itong person na to, itong kliyente ko na to, is hindi na masaya. Yun yung nararamdaman niya ngayon sa
person niya or sa ka-live-in niya, girlfriend niya, or wife or husband niya. No? Kaya na po mag-adjust. Ganun na po yung nararamdaman niya na hindi na siya masaya doon. It's because of gayuma nga and may sumpa. That's why ganun yung nararamdaman. Na parang wala na siya interest dito sa person niya or sa partner niya mismo. Legally. Dahil dito sa gumawa ang gayuma. But Archangel is to the rescue. Diba? Pag may nagre-rescue na, eh wala na. Taob na yan. No? Pagaganyan. Okay? Oh, dito maganda. Hindi magandang ano to, ha? Okay, so what else? Okay, so for the last 5 cards. Stress overload. Okay, so etong client ko na ito is talagang stress overload. Maybe nag-aano siya, nag-uumpugan siya sa isang bato. Ah, tama ba yun? Sa dalawang bato? Ay, basta ganun. Parang ano siya, alam nyo yun, mahal ng person na to, mahal ng kliyente ko na to, yung person niya, I mean yung partner niya, or as a couple, no, wife niya, or husband niya, or jowa niya talaga, no, andoon. Pero, andito kasi under manipulation siya. Pero, tingin ko ano to, no? Tingin ko pinaglalabanan kasi andito yung pumalma ka eh. At parang ito yung parusa sa kanya rin. Isa to sa parusa sa kanya na kung patuloy silang magsasama nitong ka-live-in niya or basta kung sino yung kasama niya talaga sa isang bubong, at kasi hindi pinili kung sino itong gumayuma sa kanya, mananatili ang insekto sa katawan niya. Ganun. Okay. But again, Archangel Michael is to the rescue dito sa nangyayari sa kliyente ko. Maybe isa to sa mga ano niya, mga parang savior niya or protector niya. Okay, so we have the doctor. Dr. Barry Quick. Ganun. Okay? So, ito is nagpunta na to siguro sa doktor, no? Kasi kaya nandito itong doktor. Nagpunta to na sa doktor para to check kung ano talaga yung meron sa kanya. Maybe because of dito sa mga skin rashes niya, bumps, mga ganun. Or, alam mo yung mga butlig-butlig siguro, no? Ganun, nagpa-check na siguro to sa, ano tawag doon? Nagpa-check sa dugo, yung mga ganun. So, yan. Pero, hindi naman kasi doktor ang kailangan nito eh. No, don't. Hindi doktor. What else? And we have Jesucristo Amo. Sa bahay mo, is nandiyan si Jesucristo Amo. Sa bahay nito, no? Sa bahay nito is buhay na buhay ang presensya ni Jesus Christ. So, sa bahay is, sa bahay niya, no, is andito yung talagang kung safety, protection is nandito dito. And because of, also of Archangel Michael. And, nagsisilbing si Jesus Christ ang isa sa mga, ano niya, doctor niya. Okay, so what else? Tusok pa mo. So, nakakaramdam to, no, ng mga tusok-tusok, pero hindi niya pinapansin. Hindi niya pinapansin. Or, etong client ko na ito, hindi niya rin ito para i-share doon sa person niya, or sa ka-live-in niya, or asawa niya, or girlfriend niya, no? Hindi. Kasi, parang ano to eh, parang, tingin ko parang hindi siya naniniwala. Kasi, andito yung doktor eh, mas pinili niya magpunta sa doktor, sa ospital, sa clinic, kesa sa albularyo, or sa mga healers. And look what's here. It's barang. Diba? It's positive for his last card, no, it's barang. So, yan yung rating niya. Base, no, dyan sa ating oracle, yes, oracle card. So, let's see kung ano ba talaga yung mga nararanasan niya ngayon, no, as of this time. Aside dyan sa mga yan. Ano nararanasan niya nito mga nakaraan?
maybe 2 months ago or last week, maaaring nararanasan nito. Itong mga to, ha. Then, this one is sa ngayon. As in sa ngayon. Okay. So, let's see. Galing nun, nakalapad na siya lahat. Ando, huwag naman tables daw. Ang lawag na tables ko. Check. Okay, so we have the King of Cups. So, andito yung parang imbalance siya, no? As in, alam mo yun, wala siyang acting, ano siya, acting generous. Acting a giver, no? Pero andito yung ano siya, hindi niya kayang balansehin for now, no, yung head and heart, no. It says kasi na ano eh, balance between head and heart. So parang andito yung nagtatalo nga. It's because of gayuma, no, na yung head is for doon sa gumayuma and the heart is for doon sa partner niya. So, ang kailangan niya talaga dito is parang paglabanan, no, and be considerate sa mga nangyayari sa kanya. Especially dito, na kailangan niya magbigay ng consideration or punan yung cups niya since this is empty, no, doon sa partner niya, hindi doon sa kulasisi niya. Tagal ko na rin kasi nag-love reading. So, kailangan pala talaga nag-a-update tayo sa reading. I love reading. Okay, so what else? By John, dami na mo. Yung ano kang pupulutin natin yung nahulo. Okay, so we have... actually, the star ang bumabaan. We have the star. So, it's all about ito yung parang nagbagbibigay ng pag-asa, or andito yung mahi-healed at mahi-healed din to. Kumbaga, itong person, itong client ko na to is andito yung syempre manifesting or andito yung keep on praying for the fast recovery or parang fast healing doon sa mga nangyayari sa kanya spiritually, which is the love spell, no? Okay, so there's hope, but kailangan nila talaga to, faith, no? Kailangan ng paglabanan yan. Kailangan nila talaga ng faith. So, we also have the Emperor here. So, ang kailangan na talaga dito is, alam mo yun, gampanan niya kung ano siya. Parang itong person ko is, yes, kasi lalaki po to. So, ano to eh, siya yung, syempre breadwinner yan, ano, or andito yung talagang, kailangan niyang gampanan yung responsibilidad niya sa pamilya. So, ito yung kailangan niyang gawin. Kasi hindi to, parang ito is some kind of parang punishment sa kanya. Maybe talagang maloko rin to si client. Sorry. No, pero yun po yung lumalabas dito. Pero kailangan po na dito is magbigay din po ng oras, no, attention, love sa family. Or even sa sarili niya din. Kasi parang wala na rin eh. No? So parang dito yung laging bakit nagkaroon ng promotion, masyadong tutok sa trabaho. Okay? So now we have the Ace of Swords. So andito ngayon yung magkakaroon siya ng clarity kung ano talaga yung nangyayari sa kanya. Mapagtatagni-tagni niya yung mga nangyayari sa buhay-buhay niya. No, or maybe may makakausap to na parang doon nabubuksan ang isip niya na wow, mukhang ano nga ata ako, inatake nga ata ako, wow, baka nga talaga may gayuma ako, wow, baka nga pinukulam ako, mga tipong ganon. And sa pamamagitan niyan, kumbaga, andito yung dito na matatapos, no, or dito na yung breakthrough, dito na siya, dito na yung freedom niya, dito na magaganap or mangyayari yung freedom na tinatawag sa mga spiritual attacks niya. Okay? Okay, so what else? King of Pentacles. Okay, so
Andito naman yung ano, parang gumagawa naman siya ng pamamaraan, no? Especially dun sa mga, maybe ito is nagkakaroon po ng hardships, no? Sa, when it comes to, parang financial, no? Maybe, isa to sa kailangan niyang lagyan din ng consideration, which, where is that? Basta yun. Kailangan niya magkaroon ng ano dito, consideration talaga. And abundance kasi is dapat nasa kanya. It's just kailangan lang niyang talagang magbigay or parang andito yung hindi niya kailangang ipitin, no, kung ano man yung meron siya financially. Kasi parang sa nangyayari is medyo kaya siya parang hindi nagiging balanse din, ano, parang meron siyang pinapriority na iba. Yung mga tipong ganon. So, kasi provider siya eh. No? And that's the reality. Kailangan niyang harapin po yun. No? That's the reality. Kailangan niya pong harapin. So, kailangan niya isolve yung mga issues in a practical way pagdating dyan. So, now is we have the Nine of Cups. Oh, wow. Okay, so napagtatanggapan naman pala. So kahit na ganito parang overload yung stress niya with her or his partner, no, is andito naman yung ano, magiging maayos din naman. Ito din mismo, siguro next week or bukas o isang araw, magiging okay din. Kasi andito yung magkakaroon na sila ng satisfaction sa isa't isa, emotional stability, comfort, love, no, andito na sa Nine of Cups. So, everything turned out well naman. So, kailangan nilang i-enjoy na success sila sa mga ginagawa nila. Especially kung meron talaga silang ginawang healing, no, spiritually. And we have the Ten of Cups. Wow. And the, ano to? Eight of Pentacles. Yes, it's a fulfillment, no? Kumbaga, everything is blossoming, no? Life is a miracle talaga. Life is amazing, no? Life is enchanting, no? So, andito yung pangarap naman talaga nito ni client is yung magkaroon sila ng harmonious family. Yung matupad lahat ng pinapangarap nila sa isa't isa. Siyempre, as a couple, andun po yung may mga pangarap sila para sa mga anak, para sa future, like siguro magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling negosyo, yung mga tipong ganyan. So, there's a fulfillment naman, no? Dreams are coming true naman. So, alam nyo yung magiging buhay nila dito, no? Or ninyo, no? Kung sino lang po yung makaka-resonate, no? It's just like a paradise na talagang no stress. Kung sa ngayon, parang nandito yung magkakaroon kayo ng stress. Kaya nga po, ito is, ano to eh, sooner or later, mangyayari po to sa inyo. Mamaya pa po tayo sa future, siguro, year 2025, no, babasahan po natin yan. Or, kung ano man. Okay, so, Eight of Pentacles is, kailangan lang po talaga, balance, no? Itong person na to, itong client ko na ito, is kailangan na pong balansehin yung work and family, no? And, susunod na po dyan yung passion and yung harmonious relationship nila. So, yun po yung kailangan, no? Hoping po na yung ma-work out, no? Para walang ano, para wala nang gulo, wala nang conflict sa relationship. Ganun lang po yun. Okay, so what else? Okay, so we have Two of Cups in reverse. What is this? Okay, so somebody, no, wants parang magkaroon kay, ma, etong si client ko is gusto ng isang tao na gumayuma sa kanya, na i-reject na siya ng partner niya. Or makipaghiwalay etong partner niya dito sa client ko. Yun yung isa sa mga spell works na nilagay doon sa love spell. No, na magkaroon ng gulo, hamunan, mga ganyan, no? So, gulo talaga ang hatid nitong third party na to. But, sa nakikita ko naman, ano, is andito yung talagang lumalaban sila pareho para sa, I mean, sa future nila. So, malabo po mangyari yan. And, nag-iisa lang po itong Two of Cups in reverse ko na
ang dito yung parang ipinagpipilitan niya ngayon na maghiwalay kayo, client ng person mo, ng partner mo ngayon. Okay? Hoping, no? Keep on praying. Strong faith ang kailangan mo dito para hindi maisakatuparan to. Pray. Yun. Best weapon mo yan. And again, since meron kang parang, so kailangan mo talagang punta ng healer. Hindi po ano yan. Especially kung napapansin nyo, parang bumabagsak na po yung katawan ninyo. No? Okay? So, we have the Queen of Wands. Okay, so, parang mayroon something din sa'yo spiritually dito, no, client? Ikaw mismo. No, ikaw rin mismo. So, kailangan mo itong ilabas. Parang, nag-start na sa'yo yung ano eh, yung calling or spiritual awakening. Para nag-start na. Dahil dito sa kinalampag ka, no, ng isang bangko, no, dahil gilagyan ka ng barang, ginayuma ka. So, nanginig, no, yung spiritual ano mo. That's why andito yung nagising. So, dito ka mag-start. Pero, out of your awareness, no, actually, sa ngayon, parang, wala pang pumapasok sa isip mo. Or, wala kang any idea na magiging kaisa ka namin. And we have the Page of Swords. Yes. So, andito na talaga curiosity. Andito na talaga yung nag-iisip ka na. So, andito na yung... Kasi bakit parang andito yung parang lagi kang pagod, parang lagi kang matamlay, or minsan andito yung mental block, or parang andito yung minsan ang walang pumapasok na magandang ideas, mali yung strategy, yung mga tipong ganun. So, that's one of the reasons, no, kung bakit, I mean, ganyan yung mga symptoms, no, pagka tayo po may karga spiritually, hindi tayo nakakapag-isip ng tama, or walang ideas na maganda na pumapasok sa isip natin. Okay, so we have the Ten of Swords. Alam nyo na, pagka Ten of Swords, no, talaga pong merong backstabbing. So, kumbaga, andito naman yung may nagba-backstab man dito sa yung client, no, na para, alam nyo yun, tipong ilang beses nag-attempt to na parang paghiwalayin kayo nitong partner mo, nitong gumawa ng love spell si Ergayuma, no, but andito yung pinanghahawakan nyo na for better, for worse, till death do us part, walang sino man makakapaghiwalay sa atin. In Jesus' name. Yun po. No, isa po yan sa parang pinanghahawakan mo. And, matatapos din yan. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon ng partner mo spiritually, matatapos yan. And we have the Two of Swords. Totoo. So, this is ano, no? So, this is, Two of Swords, no? Is, confirmation, ano? Na talagang andito yung parang nangangapa ka. Or parang andito yung nagtataka ka, or parang may mga questions ka, no, kasi parang andito yung may times na parang gusto mong iwan tong partner mo, may times na pero mas ano, mas lamang yung ayaw mo, pero may times na gusto mo, parang gusto mo nilang hayaan, pero maya maya parang ayaw mo naman, pero hindi mo rin parang maiwan tong isa, tong kulasisi, kasi nga nadidiktahan ka eh, napapalipad hangin ka, or tinitirikan ka ng kandila para utusan na halika pumunta ka dito, halika magkita tayo, sagutin mo tong chat ko, tatawagan kita, sagutin mo, yung mga tipong gano'n. So may pag-uutos, no? So ang tito ngayon yung kailangan talaga dito is listen to your inner voice, no? Pagka gagawa po tayo ng decisions, kaya po kailangan talaga, alam nyo, kaya lang naman yung pinapasok yung mga taong ganito, no? Kasi nga po, wala pong faith kay God, or hindi po talaga nakikipag-usap kay God. Ganun lang po yun. Kaya po pinapasok ng mga ganitong demonic entities or mga spell words. Kasi nga po, more on work, no? More on iniisip kung ano kakainin bukas, sa kukuha ng pamasahe bukas, sa kukuha ng pambayad ng bills, mga tipong ganun. So, problemado is the word. Okay? So, now we have the Four of Swords na sinasabi na yun. Yeah, no? So, andito yun. Hindi rin magawa kasi kailangan talaga nitong aking client na to is ano eh, magtrabaho. But hindi niya nga po magawa
It's because of andito yung kailangan ng family eh. Parang kung hihiga lang ako, magli-live ako or what, no, is paano yung pagkain ng mga anak ko? Paano yung everyday living namin? Yung mga ganyan, mga necessity, no? So, parang alam niyo yun, gustuhin niya man pero wala siyang choice. Kasi gusto, kailangan niya, actually kailangan niya talagang mag-rest, no? Kailangan niya mag-unwind itong client. Kasi talagang stress overload siya eh. As in. Okay, so we have Four of Cups and Seven of Swords. Okay. Okay, so now, itong person mo na to, itong person mo, itong client ko na ito is talagang, andito yung nag-decide na siya to stop seeing this girl or guy na nagbigay sa kanya ng gayuma. So, at ito yung malamang, no, napaglabanan niya rin. Kasi andito yung talagang ang daming offers. Or maybe andito yung offer na like, just like that na makeup, no, na ino-offer sa kanya. But this is poisonous, no. This is, ano, venomous, kumbaga. Napagka ininom niya to, putek, ano na naman siya dito, ang tawag doon, maa-addict na naman siya dito sa babaeng to or sa lalaking to pagka pinagbigyan niya to. So this is the missed opportunity doon sa kulasisi kasi hindi na siya nauuto o hindi na siya napapapunta o hindi na sila nakikita, mga tipong ganun. So wala nang energy na nabubuo sa kanila, wala na. Okay, so now is still, no, you need to be be more sensitive and aware, no, client. Kasi andito yung still papasok pa rin ng deception or merong mga tactics and other strategy, no, na pwedeng gawin sa'yo para lang makuha ulit yung loob mo, no, yung ganon. Meron tong ano, ibang ways. I mean, parang tatakutin ka, mga ganyan, no. Kaya alam nyo, especially yung client, no, all you have to do here is magbalik loob ka sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na gawa mo, especially dito sa person mo, sa partner mo, and i-confess mo na rin to sa partner mo kung hindi mo pa to nako-confess. Kasi wala naman po talagang aamin pag kami third party. Bihirang-bihira po yung parang sa 10 daliri, isa dalawa lang po ang gumagawa nun. Yun po ang may advice ko para kumakawala po kayo dyan. And halin nyo, diba, siya din ang makakatulong sa inyo na paghanap kayo ng mga manggagamot, no, na pwedeng baklasin po yan, i-cleanse po kayo. Huwag nyo na pong antayin yung surot na nasa katawan po ninyo na nagkakos ng rashes po ninyo, pangangati po ninyo sa hita, sa binte, sa tuhod, sa balikat, sa ganyan, sa tiyan, no, is maging ipis. Kumbaga ngayon maliliit pa po yan, no. Pero huwag nyo pong antayin na magtagal. So, everyday po, syempre, pagka nandiyan po sa katawan nyo yan, kumakain kayo, sila po ang kumakain yan. Sila po ang tumataba. Kayo po nangangayay at bumabagsak po yung katawan nyo. So, make sure po na pagpunta na po kagad kayo din sa mga healers. Okay, so ano ba ang nakaabang na future sa inyo? Magtatagal ba to? Magtatagal ba tong barang na to, spell work na to, love spell na to? Okay. So, tingnan natin. Ano bang nag-aantay na future sa iyo, client? Ano ba ang meron sa iyo sa future mo, client? After nito mga barang, gayuma, kamusta ba itong kulot na buhok na to? Magkikita pa ba kayo nito? Mga ganun. Kasi very, ano to, deceptive itong taong to eh. Parang ang daming gagawin to para makuha ka ulit eh. Okay, so we have this Eight of Cups. Okay, so here's the Eight of Cups. Ooh. Okay, so at ito yung parang ano, no, susuko at susuko din itong gumagawa sa'yo ng black magic or love spell.
siya na mismo ang lalayo kasi madidisappoint siya. As in, nandito yung disappointment. Andun na kasi nga iniwan mo siya eh. No, iniwan mo siya. So, andito yung talagang maybe tingnan natin ha kasi parang pakiramdam ko dito pinagamot mo to or ipagagamot mo to eh. That's why andito yung talagang totally is magkakaroon na dito ng hiwalayan blues. As in, hindi mo na to babalikan. Let's see. Kasi siya yung lalayo eh. Siya na yung lalayo din. Kasi andun na yung iniwasan mo na to. So now, suko na ngayon to. Suko! Suko! Yes, we have the celebration. I mean celebration. Three of Cups. And the Knight of Wands. Okay. So, maganda naman pala ang inyong future. So, andito yung magkakaroon talaga kayo ng magandang excuse me, reunion. Happiness is nandito. Kumbaga, yung relationship mo dito with your partner is magkakaroon ulit, magbo-blossom ulit, or mag-aalam ulit, no? And kumbaga, yung passion nyo dito is mas intense, no? And andito yung mag-move forward kayo ng walang takot. Like, andito yung ipapakita nyo sa iba or sa mga parang kumukot siya sa inyo, no? Na kami pa rin sa huli, matibay kami. Kahit na kami ay parang sinira o sinubukan ng panahon, still kami pa rin. Yung mga tipong gano'n. Okay? Okay. Okay, so we have 8 of Wands, 10 of Swords, and the Anxiety, yeah. And the 9 of Swords. How come? Yes, nagkaroon naman ng ano? Nagkaroon naman, my God, parang babalik. Ay, hindi! Okay, very good. So, dito yung ano? Ang galing. Thank you. Okay, so, dito yung talaga magkakaroon ng speed or parang yung movement or parang yung changes dito sa relasyon ninyo is talagang magkakaroon ng napakabilis na result, no? So, andito yung parang siguro kayo, no, isa sa iba sa inyo, and maybe itong client ko na ito, parang isa sa solution niya is mag-travel somewhere, parang magka-honeymoon, mga tipong ganun sila, no, para magkaroon uli or maibalik yung dating sigla ng relasyon nila, mga tipong ganun. So, andito man yung parang itong si client, no, is andito yung kasi parang ang pakiramdam niya rito, minahal niya rin itong Shubet, no, itong Kulasisi. No. So, andito yung nagkaroon ng painful endings, no, nagkaroon. But, hindi niya alam na this is a betrayal, eh. No. Andito yung backstabbing niya na masasabi. Kasi nga, kaya lang naman niya ito minahal. Fake yun, eh. Kasi may gayuma siya, eh. Yung mga ganun, diba? So, habang karga to ng gayuma, andun yung nag-e-effort tong si Kulasisi. No, nag-e-effort talaga. Hanggang sa parang na-e-expired siya unti-unti or parang natatanggal unti-unti si si Gayuma. Pero nakukuha niya na yung attention nitong client po. Mga tipong ganun. So now is, andito ngayon yung my goodness, parang andito ngayon yung may anxiety, magkakaroon ng anxiety or parang pag-aalala or depression, mga ganyan, no? And for sometimes parang andito yung hindi makakatulog itong client ko na to. It's because parang very traumatic sa kanya yung nangyari. Kasi maybe parang ang sinasabi sa akin ngayon, ano, is hindi babalik yung dating pagmamahal ng partner niya sa kanya, parang hindi na nabuo. Kumbaga dati parang 80%, 90% ibinibigay yung love ng partner niya sa kanya, sa client ko. But now is parang 40%, 30% na lang. And this is because of sa ginawa niya rin naman. So it takes time, no? It takes years na bago pa siya talagang mag-heal. Kasi parang, alam niyo yon, parang, kasi ang mindset dito, no, is once a cheater is always a cheater. No? So, yun na yung tumatak sa kanya. Kaya parang,
ngayon siya yung nagsasuffer, no? Ito yung magiging future niya, na talagang hindi niya na makukuha ng buo dito yung loob ng partner niya. Yun lang ang very sad, kasi andito yung gagawa at gagawa sana siya ng ways, no? Tingnan nga natin, parang lungkot naman ang ending nito. Parang andito yung ang ganda nung minsan ngayon, pero pagdating ng past, I mean future, is not good. Please, kasi magkakaroon ulit sila ng ano, parang after celebration, ito mga bungad, no? Maybe pagpalagay natin mga month of March, no? Dito yung parang eto na, nagiging okay na. But pagdating ng July, is parang andito na naman yung ano, lituluhan na naman, lututuhan ka na naman dito, client. No, maybe kung hindi ito pa rin ang babalikan mo, maybe meron ka na namang mamimit na iba. Na parang same lang ang mangyayari, same old story ang mangyayari, na magkakaroon na naman ng conflict, magkakaroon na naman ng tension, no, and clashing of egos, is magkakaroon na naman, oh goodness, not so good. And what's this? Yes, kasi magkakaroon ka na naman talaga ng another mutual attraction sa iba. Ay, tsaka. Ang tsaka. Well, hindi naman si partner mo ang nagpabasa sa akin, kundi ikaw. So, kailangan baguhin mo tong ano mo, path mo, no? Kailangan paglabanan mo yung temptation. Kawawa naman dito yung ano mo, yung person o yung partner mo, no? Yes, kailangan talaga dito is hard work, no? Dito sa Knight of Pentacles, no? Ang kailangan mo talaga dito is yung pakikipagdigmaan mo o pakikipaglaban mo dito sa temptation na to is talagang medyo laniman mo. Para maging steady yung ano nyo, relationship nyo nito person mo. Kasi hindi pa kayo masyado nagkakaroon ng ano. Ano mo yun, nagiging stable, oh. Hindi pa ganun ulit ka strong, no? Pero andito yung parang meron ka na namang gagawin. Hi, hello. Mari Joseph. Parang gusto kong basahan dito yung person mo, ay yung partner mo. Okay, so ito na. So we have the Lovers here, no? Okay. So, dito, yun. So, yun nga sinasabi ko, no? Kung kailangan nila po talaga dito sa Knight of Pentacles is do your work, no? Na makabawi, no? Hindi yung do your work para lalo bubagsak yung relasyon ninyo or parang lalo, para tuluyan ang mawasa. Pero sa nakikita ko dito is andito naman yung talagang lalaban ka rin naman. Pero talaga marupok ka din, no? So, ang kailangan mo lang talaga dito is maging steady, no? And always ask guidance to God. Kasi nakikita ko naman dito na yung relationship naman ni is magiging okay naman. And magkakaroon ng alignment. And strength. And deep love. O, kumbaga, mas magiging deeper na yung maybe attraction ninyo sa isa't isa or yung love, no? Kasi sa Page of Wands, is siya yung magbibigay sa'yo ng inspirasyon. Okay? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is, alam nyo yun, magpunta sa mga alam nyong mag-cleanse or makakaganda sa spirits ninyo, sa souls ninyo na malilinis, mapapagpag lahat ng mga hindi magagandang entities dyan sa buhay-buhay ninyo. Okay? So, that's your reading. No? Okay? So, sa mga naka-resonate at gusto pong magpa-book, no? Magpa-healing, magpa-reading, magpa-ritual, magpa-class, no? Nandiyan na po sa description box ulit yung aking contact details. And that is, may admin po tayo. And, sa mga naka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell. Okay? So, dito na po tayo sa healing session. Just bow your heads. And close your eyes.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope.